Ito nga pala, may leftovers tayo na barilyete. Sarap, na medyo hindi na siya nakakain. So, ang gagawin natin sa kanya, pwede siyang escabeche, masyado, pero ngayon gagataan natin siya. Ito siya, may luya, bawang, sibuyas din siya. Nakahanda para igigisa na lang natin siya, tapos alagyan natin ng gata. Napakadaling gawin. Dahil yung mga leftover sarap, hindi na natin alam kung saan gagawin natin, gagamitin natin. Medyo lalo pag tumagal na ng ilang araw, medyo matigas na siya dahil nailagay sa ref o sa prosent. So, pinakamasarap na gawin, pakuluan siya sa gata hanggang sa talagang gatang-gata siya. So, yun. Mamaya, pag nagluto, isasabay na natin, mapanood natin kung paano. Okay. Ito na mga kapulutan. Ito yung leftovers na tuna. Katamtaman na laki niya. So, sarap. Bawang, sibuyas, luya. Yung tata natin, kakang peta. First off, ito yung second. Ito yung second, first. Ito na. Pechay at saka sili. Okay? So, panata na yan! Pagkin natin na lang ang tika. Okay, tapos luya. Gusto ko sa luya na inuuna yung luya eh. Kasi parang mag-do siya. Bawang. Bango. Sunugin natin yung bawang. Ang masarap. Sige, sa gata naman lang ilalagay yan eh. Lahat ng ilalagay mo dyan sa gata, lalambot. Sunugin natin. Sunugin natin yung sibuyas. Pag-isa natin ang tuna. Sigay natin yung pangalawang ano, yung pangalawang gata niya. Dali lang kumulo yan dahil manipis yung pinagsasalangan natin. So, hayaan natin siya kumulo. Kumulo.
Lagyan na natin ng konting bichir. Talaga is asin pala yun. Buti tinikman ko. Konting asin. Ginagawa ko sa kanya, medyo tutuyuin ko ng konti yung ano, yung pangalawang gata. So, para pumasok siya ron, tapos ako ilalagay yung unang tiga. Saka natin patutuyuin ng konti. So, balik tayo dyan. Balik tayo. Kumukulo na siya. Medyo lagyan natin ito isang silbi. Para siya yung mag-silbing angkan. Hayaan natin siya matunaw. Yan, sisipsipin ng isda yung katas ng pangalawang tiga. Kaya binabaliktad ko siya para masipsip niya mabuti. Tsaka kailangan malambot na malambot siya pag kinain niya. Yung hindi kayo matitingin. Dahil sisipsipin niya yan pati sa ugni. Dalawang ulo to eh. Pumasok kayo as pumasok ng gata doon sa ulo niya. So, ayun tayo ulit tayo. Balik ako. Okay. Okay mga tol. Lagay na natin itong kaanggata. Di ba yun? Kumulo siya ng kumulo bago natin lagay yung pechay. Pagkulo niya, lagay na natin yung pechay. Tapos, hayaan natin siyang dumuyo. So, lagay na natin ito. CD. Itong pinakamasarap dito eh. Dahon ng pechay. Siya maging sisilbing takip na.
Naglagay na pala akong asin. Konting lang. So, para sa ganun, may kahit matabang, may pagkakataon pa kayo. Magdagdag. Pero pag umalat, wala na. Hindi na ninyo makakain. Sabi yan, waste na yun. Eh, yung mga ganito pa namang mga luto. Masarap to sa patis na meron sili. Patis na nilagyan ng marami sili. Hayaan natin makuha ta ng isda yung makuha ng isda yung nilagay natin kakang gata kumasok sa loob ng ulo ng isda. So balik tayo ulit pag naluto na. Okay, so ito na siya. Paliktarin pa natin ng beses. Suyin lang natin siya ng konti para yung katay na mas masarap. Hang-hang-hang! Nagahalo yung kwan niya eh, yung hanghang ng luya at saka ng tatlong sili na lagay ko. So, siya yung kocontrol dun sa gata. At parang hindi siya gaano nakakasuya. So, pwede na yan. Patay na natin. Okay. Patay natin ngayon siya. Tignan natin. Ito ang ulam ninyo mapagsasamaan. Sa abangan lang ninyo ang mga pang-araw-araw namin na niluluto ng mga mananato. Wala bang kanin? Sa ulitin nila babu kain mo na ako.